Pato, matawag na natulog ka na ba? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Si Tita Malu kasi sabi niya sa akin, hindi raw niya gusto na nagkasama tayo sa isang bahay. Hindi raw magandang tingnan, lalo na pag nalaman ng mga kamag-anak namin sa probinsya. So ano gusto mong gawin? Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Naiintindihan ko naman si Tita Malu eh. Inisip niya yung kapakanan ko. At saka sabi nga niya, para na daw tayong buhay mag-asawa dahil sa'yo lang ako umaasa eh. Pato, matagal tayong magkarelasyon, di ba? Kailangan ko rin kasi ng security bilang babae. Matagal ko na rin itong gusto, ikaw lang ang hinihintay ko. Lina, anong sinasabi mo? Pato, magpakasal na tayo. Pakasalan mo na ako. Pato, pasensya na kung inunahan kita, ha? Pero nasa tamang edad naman tayo para magpakasal eh. Yun na lang yung kulang sa relasyon natin. Pato, ba't di ka umiimik? Ayaw mo ba? Leila. Sa tingin ko kasi hindi pa tayo handa magpakasal eh. Wala pa akong steady income. Ikaw naman, hindi ka pa magaling. Hindi pa importante yun. Pwede naman magsimula tayo sa maliit eh. Mas kasi wala. Leila, gusto ko rin magpakasal. Kaya lang, hindi muna sana ngayon. Baka naman ayaw mo lang akong pakasalan. Leila, sa ngayon, nag-iipon pa ako para mapa-opera natin yung mga mata mo. Yun na muna ang unahin natin. Kaya nga bukas, di ba, pupunta tayo dun sa doktor na binanggit ng tita mo? Para mapacheck up ka, malaman natin yung mga options na pwedeng gawin sa mga mata mo. Iniiba mo naman yung usapan eh. Hindi pa kasi oras para pagpapakasal ang isipin natin. Ang gusto ko sana, bumalik muna sa normal yung paningin mo bago ang lahat. Sige na, magpahinga ka na. Maaga din ako bukas. Thank you.